Shen Tokyo-e, oh, koso, irashai! Yes, today po, pag-uusapan natin, meron po kasing nag-request. Uy, fish, ano bang laman ng kikit mo? Pwede bang gawin mo namang video? So, para doon po sa na-request kung ano ang laman ng aking kikikit, yun po ang gagawin ko for today. Papakita ko po sa inyo kung laman ng aking kikay kit. So, ito po yung aking kikay kit, no? Bulgari siya. Nabili ko siya sa Singapore. Nang nagpunta po ako on a business trip sa Singapore, binili ko po siya doon. So, yan. So, buksan na natin. Sobrang daming laman po nito kasi, ayan, no? So, yan. Sige, pakita ko na po sa inyo one by one. Sa mukha, ang ginagamit ko pong primer is itong Revlon Color Stay Primer. Meron po siyang SPF 40 na. So, hindi po ako gumagamit ng, sunblock. Ito lang yung parang sunblock na, sa mukha lang. Para hindi lang tuwanda agad. Para hindi lang magkaroon ng mga chorba-chorba. So, kahit sa mukha man lang meron. Tapos, ang pagtapos na nilalagay ko after ko nyan is concealer. Teka, hinahan. Sobrang dami laman ng bag ko. Shit. Nilabas ko na lahat muna yung para mapakita ko sa inyo sunod-sunod. My gosh. So, ito po yung concealer na gamit ko. Siya po ay The Sim. Korean brand siya. Ouch, kita nyo ba? Korean brand siya na concealer. Cover Perfection Tip Concealer. May SPF 28 naman siya. Tapos, ang niya is number 2. So, yan. Siya yung gamit kong concealer. After ko po mag-concealer, gumagamit ako ng Pero, kadalasan po kasi sa bahay ako nag-makeup. So, iniiwan ko talaga yung sponge sa bahay. So, sa bahay po ako nag-makeup. Tapos nun, hindi po ako, kapag normal days lang, kapag sa work lang, ito lang yung ginagamit ko. Na foundation, parang tama. Actually, meron siyang lagayan, cape po siya. Meron siyang lagayan, kaya lang ako kasi, bibili pa nun lang. Kasi dito po sa Japan, makihiwalay yung pagbili mo, makihiwalay yung product dun sa case. So, kailangan mo pa magbayad para sa case. Siguro mga case, depende, nagkukos ng 1,000 yen, ganyan. So, maharli ka. Kaya ang ginagawa ko, binibili ko lang yung refill. Kahit may kasama naman siyang plastic. So, nilalagyan ko na lang ng goma. Para, ayan, kalat-kalat na po siya. Kasi ang tagal-tagal ko na siyang ginagamit. Ayan. So, basag-basag siya. Gumagamit naman ako ng meron naman akong brush na ginagamit ko kapag ina-apply ko siya. Pero, kadalasan pa nagmamadali ako, sponge na lang, ganyan. Tapos, every week, inuhugasan ko na lang yung sponge ko. Tapos, yan. Para po makita nyo kung ano siya, bumili po ako ng refill na para mapakita ko rin sa inyo. Ito po yung ginagamit kong foundation. Kate Zero Base Foundation. May SPF 18 naman siya. Tapos, ang color niya is 04. So, ito po yung refill na ginagamit ko. Ganyan siya. Ganyan siya. Ganyan. So, yan. Ganyan. Ganyan yung tsura niya. Parang tanga. Ewan ko ba kung pwede ko ba ito ipakita sa inyo, nakakahiya. So, yan. Basta yan ang gamit ko. Tapos, after ko po mag-apply niyan, ang ina-apply ko na po is ito. Ito po ay ang aking pang-kilay. Hindi naman po ako magaling mag-kilay, no? Nakita niyo lang talaga sa video kung hindi pantay yung kilay ko. Tapos, kung hindi nang pansinin niyan, mahirap talagang magpantay ng kilay, lalo na pag nagmamadali ako sa umaga. Kasi mas gusto ko pang matulog. So, anyway, so ito po yung aking pang-kilay. Ito po ay K-Palette Lasting Two-Way Eyebrow Liquid. So, dito po is parang gel liner siya. Ganyan. Hindi kita masyado, no? Paubos na kasi siya, kailangan ko nang bumili. Tapos, i-cover, maglalign muna ako ng kilay bago ko siya i-cover. Yan. Ano po nito is number 3. After ko po magkilay, naglalagay po ako ng eyeshadow. Ito po yung pang-eyeshadow ko sa work. Kung na-everyday na eyeshadow. Kung ano lang yung pang-araw-araw na ginagamit ko, yun lang yun nandito. So, ito po yung gamit ko na eyeshadow. K po siya ulit. Yan. Gusto ko po yung brand na Kate kasi Japanese brand siya. Pero, sobrang mura niya. Hindi man sobra. Siguro yung mga sakto lang. Siguro kung dyan sa Pilipinas matipong mga Maybelline, ganyan. Tapos, gumagamit po ako nitong Beast na brush. O, nabili ko to dyan sa Pilipinas. Can you imagine? Nabili ko siya sa SM Makati. Tapos, ito po yung ginagamit kong eyeshadow. Yan. Para makita nyo lang. Ayan. Ganyan. BR3 po. Yun po ang number niya. So, ang ginagamit ko pong eyeliner, medyo pricey siya kasi sobrang long-lasting. Essence in Shadow Liner One Day Tattoo K-Palette. Tapos ko po, nabura na po. Sa sobrang tagal na niya, nabura na ang nakasulat. So, ito po yung ginagamit kong liner sa ibabaw, pang cat eye. Brown po siya. Hindi po ako masyado gumagamit ng black. Laging brown. Kasi pag black, parang feeling ko nakakatanda.
ko. Tapos ito po, yung itong ginagamit ko siya dito sa gilid ng mata ko. Brown din po siya yan. Ito po yung aking mascara. Ang dumi-dumi na. So, regalo lang po kasi ito, no? So, ayan. Ito po ay The Face Shop. Nakakaloka. Nasa Japan ako, meron naman ako mabibiling shwemura ganyan. Pero bakit Face Shop ang gamit ko? Ayan. Una po sa lahat kasi gusto ko siya kasi sakop lahat. Yung hindi siya, yung iba yung ano niya, hindi siya masadong bilog na ganun. Medyo broad siya na ganyan. Tapos, ang ginagamit ko pong mascara is, syempre, Maybelline Mascara Hyper Curl Volume Express Waterproof. Gusto ko lang siya. Pagdating po talaga sa mascara, lagi talagang Maybelline ang gamit ko. Ito po yung aking blush. Ang tagal-tagal na niya, nakakaloka. Hindi ko na alam kung kailan ko siya binili. Oh my God. Binili ko po siya dito sa Japan. I feel ko 2-3 years ago. 2 years ago. Basta, hindi ko na matandaan kung kailan ko siya binili. Tapos, meron pa rin siya sa gilid. Sayang. Kaya sinisimot ko. So, ito po yung ano ko. Brush ko para dito sa blush. Nabura na po siya, Mac. Regalo lang din po sa akin. Ayan. Ang dami nagmamahal sa akin. Tapos, ayan. Diyan ang ginagamit ko sa akin. Blush, ganyan. Keme-keme. Ewan ko bakit hindi pa siya nauubos. Nakakatakot lang. Pero, ito po yung pang everyday ko. Pero minsan kapag dalawa pong blush na nasa loob ng pocket ko, ito po yung isa. Ito, regalo lang din po sa akin. So, ayan. Ayan po yung Chanel Pusha Beverage. Pero yan, ito po yung ginagamit ko. Kapag, baka may pupuntahan akong party, ganyan, hindi ako alam kung hindi ako makakapag-retouch. Kasi normally, hindi po ako talaga nagre-retouch pagdating sa work. Sa bahay ako nag-makeup, tapos after nag-diretso na sa work, kadalasan nakakalimutan ko nang mag-retouch. Or hindi talaga ako nagre-retouch. So yan. So ito po yung pang-everyday ko. Ito paminsan-minsan ko lang ginagamit. Long-lasting kasi siya yun. Pero, regalo lang din. So, tapos po nun, sa lips, ang ginagamit ko po ay kadalasan itong petroleum jelly. Gusto ko siya sa lips. Tapos, lipstick, sa totoo lang, bihira po ako mag-lipstick. Kasi mas prefer ko po yung natural kulay ng lips ko. Yan. Mas prefer ko po yan, nagyan ko lang petroleum jelly. Keri na yan. Pa. Kasi gastos lang din yung lipstick. Pero, meron po akong tatlong lipstick na laging nakalagay sa bag ko. So, lahat po siya ay MAC. Ito pong MAC na to, dito ko po siya nabili sa Japan at limited edition siya. Sa Japanese, ravishing. So, yun, ravishing. Teka, papakita ko sa inyo para makita niyo. So, ito po yung kanina sinabi ko sa inyo na ravishing. Ayan, ganyan siya. Kita niyo ba? Ayan. Tapos, ito po yung matte na Russian Red. So, yan, pulang-pula, diba? Pag may pinaglalaban. Ito pong pangatlong lipstick ko. Nabili ko po ito dyan sa Pilipinas. Satin Pink ang pangalan niya. Tapos, ang kulay niya po ganito. Sobrang tagal ko na siyang ginagamit. So, kapag ginagamit, kasi sobrang tagal na, tingnan mo, wala na talaga. So, gumagamit po ako ng lipstick brush. Yan, MAC din po siya. Regalo lang din po. So, yan. Yan ang ginagamit ko. So, yan. So, ito po yung shade niya. Yan. Kita nyo ng clear, malino! Ayan. So, ito po yung una. Ravishing. Ravishingu. Aka sa Japanese. Ito yung red chorba. Tapos, ito yung pink. Tapos, ang next po na laman ng aking gamit ay eyeliner siya. Color niya is medium na WP. Wonder Pencil. NYX Wonder Pencil. Nilalagay ko po siya dito sa ilalim na eyelid ko, ganyan. Yung ibang tao po nilalagay itim, diba? Pero sa akin, ito. Peach ang kulay niya. Ayan o. Para hindi ka po mukhang haggard. Actually, most na makeup na ginagamit ko is natutunan ko po sa aking friend na makeup artist. Bakla, certified makeup artist ang aking kaibigan. Pag may kailangan akong malaman, kung halimbawa, ano bang magandang ganito, ganyan, ano bang magandang gamitin, mas maganda ba to, ganyan, ganyan, magre-recommend siya. Actually, ayan, siya yung nag-recommend sa akin. Eyebrow liquid liner ko siya din ang nag-recommend. So, hello, Pauline! Ayan. After ko po mag-makeup, gumagamit po ko, ubos na siya, as in sobra. Kailangan ko na pumunta ng tindahan. So, ito po yung finishing mist, MAC na finishing. Ito po yung ini-spray ko sa aking face. Pagtapos ko maglagay ng makeup. Tapos, ang laman ng aking, yun, may mga gamot na. So, yun, papakita ko pa rin sa inyo. Sige. Ang gamot po na nasa aking Chervanes ay
Yan, meron po ako. Ayan, gulagula nit na. Diyos ko. Gulagula nit na po ang aking stress tabs. Ganyan. Ang dami-dami kong stress tabs. Nakakaloka isang box. Kasi, minsan lang ako umuwi dyan sa Pilipinas. Tapos, Panchiron, bigay ito sa akin ng office mate ko. Pinapatry niya ito sa akin. Ito is para sa merong GERD. Meron po kasi akong GERD for your information. Para pag umaatake ito yung acid reflux ko yan. Pero meron talaga akong gamot dyan. So, galing din to dyan sa Pilipinas. Ayan. Ito po ay Gaviscon. Ayan. So, yan. Basta para sa heatborne tremolus. Ayan. Tapos, ito po, meron akong alcohol. Ayan. Ay, alcohol na malaki yung binibili ko, ha? Yung Green Cross na Turbanese. Ayan, papakita ko lang. Ayan. Yan yung alcohol ko. So, nire-refill ko na lang siya. Tapos, yan. Nilalagay ko na lang siya dyan. Kasi, alam nyo naman po, Pilipina, syempre, kahit na po sabihin natin, half ako, at lumaki po kasi ako dyan. So, syempre, ayoko ng germs. Tsaka, sakitin ako. Kaya, lagi ako may dalang alcohol. Ayan. So, yan. Spray-spray lang. Turbanese. Tapos, after po niyan, eto po, meron po akong breath spray. Nabili ko rin po ito dyan sa Pilipinas. Swish. Tapos, bukod sa breath spray, meron na naman ako pang spray. Eto po yung pang spray sa... Tingnan nyo yung difference, nakakatuwa. Ano yung pang breath spray sa Pilipinas at pang breath spray sa... Actually, hindi to breath spray. Kasi po, ang sakit ko palagi is tonsillitis. So, parang, pag nararamdaman kong parang kaiba yung lalamunan ko ngayon. Pag nangangating law lalamunan ko, alam kong parang, oy, nasobrahan ako sa, ano, sa kain ng matamis. Oh, hindi pa ako tapos. Sa kain ng matamis, nag-spray ako nito. Tapos, yung pabango ko, ayan, sobrang liit niya, oh. Tapos, itong lagayan, libre lang to. Doon, di ba sa mall, may mga nagbibigay ng mga, oh, ito, libre, try mo ganyan, Turbanese. O, ayan, ginamit ko siya after, hinugasan ko siya, nilagay ko dito yung pabango ko. So, ito yung gamit kong pabango, Eternity by Calvin Klein. Regalo din po to sa akin, ng aking kaibigan, panghabang buhay. Char! At... Siyempre, hindi mawawala. Kita ko sa inyo. Huwag kayong tatawa! My gosh! So, hindi mawawala ito. Kahit saan ako pumunta, lagi ko siyang bit-bit. My God, nakakahiya talaga, swear. Natanggal na yung something, pero lagi ko akong may bit-bit na white flower. Ayan, ang laki-laki niya. Laki-laki na white flower na to. Ayan. Bango. So, yan. Lagi po akong may bit-bit na white flower. Itong white flower na to, regalo pa to sa akin. Regalo? No. Pasalubong pa to sa akin ng dati kong boss. So, yun. Wala na po lang. Ang dumi-dumi na ng makeup. Diyos ko, nakakaloka, nakakahiya. Ang dumi-dumi na po niya. Pero yan. Yan po yung laman. Medyo malaki yung makeup kit ko, no? Yun po ang laman ng aking Kikai kit. Yay! Nag-enjoy ba kayo? Pasensya na po. Kung parang medyo mahirap mahanap yata dyan sa Pilipinas yung mga ginagamit kong makeup. Pero don't worry, huwag kang mag-alala dahil hahanapin ko kung saan meron dyan sa Pilipinas at ililink ko sa baba para kung saan mo siya makita. Normally naman yung mga MAC, nabibili ko lang siya sa Rustance eh. Kasi I used to work in Makati. Sa Makati po ako dati nag-work. So, nabibili ko yung mga makeup ko sa Rustance na. Yung MAC sa Rustance so far. Tapos yung mga Kate, yung mga ganitong Kate ko, ganyan, MAC Kate. Nabibili ko po siya sa SM department store sa Makati, SM Makati. Itong brush na binili ko rin sa SM Makati. Pero yung mga MAC ko na brush, regalo lang po to sa akin ng aking kaibigan. Basta ililink ko na lang po sa link baba kung ano po yung mga ginagamit ko at kung magkano sa Philippine Peso para alam nyo kung saan. Tsaka, okay, so yun, ang nahaba na, bayan, pasensya na po, ang haba na. So, medyo yung boses ko medyo husky ng konti, no? Pero nag... sinusubukan ko pong magsalita ng malakas kasi meron po akong inuubo po ako ngayon, may sakit ako pero yan, syempre, gawa pa rin tayo ng video, ganyan, para po sa inyo kasi meron nag-request ka nitong video na to. So, yun po guys, that's all for today, sana po nag-enjoy kayo sa aking Kikai kit, kung anong laman. Thank you po for watching this video sa mga nag-enjoy. Huwag niyo pong kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe. Yan. Thank you for watching this video and sana po nag-enjoy kayo. I'll see you on my next video. Pabush!